Hello, beautiful people. Welcome back again to my channel. So this is a continuation of my healthcare plan last vlog ko, okay? So ito, example to, ang ating topic is all about HMO, no? Yung health card na tinatawag. I have this sample, which is Value Care, no? Ang company. Bakit Value Care? I chose Value Care. Well, actually, it's because matagal na rin kaming member dito ng aking family. It's almost 10 years, I guess. So, bukod sa I know everything, no? Kasi through our experience and sa tagal-tagal naming membro, kahit pa paano, alam ko na rin yung pasikot-sikot when it comes sa mga dapat natin malaman about this HMO program. So, come on, let's start already. Okay. Meron tayong tinatawag na Individual and Family HMO Program. So, dito, papasok yung, kung gusto mo mag-avail, mamimili kayo, no? Kung ikaw ay, for individual, single, pwede yun, or family account. Pero dito sa family account, marami rin ako confused na akala nila, kahit isa lang yung family kumuha, covered, or maghahatian sila sa benefit, which is not, diba? Individual pa rin ang kuhaan when it comes sa family program. Magkakaroon lang tayo ng pagkakaiba sa pagpaprocess. And I will detail it to you one by one. Okay, when you avail Value Care Health Card, ito yung mga benefits nila. Una, no, sa delivery system. So we are hospital-based. Members can proceed directly to an accredited hospital. So, meron naman tayong booklet na ibibigay para nandoon lahat yung mga accredited hospital and clinic natin. Well, actually, almost lahat naman is accredited. So, there's nothing to worry. So, titignan nyo kung saan kayo nakatira. So, aalamin nyo muna kung saan kayo nearest hospital. Then, pag nakita nyo naman na nandoon yung hospital na gusto nyo, then mas madali na yung processing. So, network access, members can directly access the list of Value Care accredited hospitals, coordinators, and affiliated accredited clinics. PhilHealth integrated, yon, dapat PhilHealth member. Kasi kung hindi kayo PhilHealth member, sayang din naman, di ba? So, sa unang blog ko before, PhilHealth is sa government services. Dati, sa gobyerno dapat na hospital ka lang pumunta. Ngayon naman, ina-acknowledge na kahit sa mga private hospitals. Katulad nito, kapag nag-avail kayo ng isang health card at may PhilHealth member din kayo, mas maganda. Kasi mababawasan yung ibabawas din na yun kapag kayo ay na-hospital or na-admit, ibabawas din dun sa gastos nyo yung PhilHealth portions. So, ang membership eligibility. So, meron tayong tatawag na principal member. Pag ikaw ay single, kailangan 18 years old to below 6 years old. Diba? Ang dependents mo, if married ka, first priority, legal spouse, second priority, children. Ang nangyayari dito, marami rin dito nagtatanong. Halimbawa, si daddy is working, si mommy sa bahay lang and the kids. Ngayon, pagkuha ng hierarchy kasi ganito yun. Halimbawa, si mommy gustong kumuha. So, bago makuha ni mommy, kailangan kasi may tataas na isang principal. May tata yung principal. Hindi pwede na kukuha ka ng card kasi ang sakitin niya sa family ay si bunso. So, si bunso lang kukunin. Hindi po pwede yon. So, kailangan, bago niyo makuha si bunso, meron muna si nanay or si tatay. Kung meron naman si nanay, si tatay is working at meron a benefit ang company, no? Meron silang living health card. Then, ipapakita lang, so si mami na ang kukuha next. And ipapakita na lang na may proof na talagang may health card naman si daddy from the company. So, pwede mo nang makuha yung, bago mo pa rin makuha si bunso, kailangan makuha mo rin muna si ate, si kuya, at bago si bunso. So, hindi ka pwedeng mag-jump kung sino yung sakitin. Okay? And then, pag single ka naman, ang pwede mong kuhaan, syempre, pag single ka, ikaw muna kukuha, and then bago mo makuha si mother, si father, dapat ikaw muna. Diba? Pag single ka, pwede mong kuhaan si mother, si father, at bago ang iyong mga kapatid.
So it's hierarchy. Yun yung sistema. Okay, service and benefit package. Once na naka-avail ka ng health card, ito yung outpatient services. Any number of necessary consultation and treatments during regular clinic hours, excluding the prescribed medication. So it's unlimited ang ating pagpapa-check up sa ating doctor or clinic na accredited. No? Pero, syempre, kung nagpa-check up ka, hindi naman kasama yung pati yung gamot na reseta ng doktor, di ba? Aba, magkano ang consultation ngayon? Diba? Meron na 500 na ata ngayon, consultation pa lang. So, what more kung ipapalaboratory ka pa? CBC, X-ray, ito. So, kasama yan sa sagot ng card. And then, we have 10 pre and postnatal consultations. So, itong kagandahan, mga mamshies, di ba? Pagbuntis ka at pagkatapos mo mga naking consultation. Eh, di ba, monthly yan? Diyan pa lang eh. Di ba, panalong-panalo ka na yung binayad mo ng quarterly or monthly. Solve na solve ka na dito. Pero dito kasama yung panganganak, ha? Kasi, unang-una, we are covering sakit. Di ba? Sakit ang kinocover ng health card. Hindi yung, ang panganganak ay hindi sakit. Pero ito ay masakit. Di ba? Pero magkaiba yun. Okay? So, next, we have the preventive care services. Diba? Ito yung mga immunization, including the cost of the vaccines. Medical, management of health problems, ito yung mga kasama, family planning consultations, health education, counseling on diets. So, lahat yan, may bibigay naman sa inyo na booklet, lahat ng mga, nandoon lahat naman kung gusto nyo balik-balikan. And then, annual physical examination. Ito napaka-importante itong mga mamshies, di ba? So, kung sakaling were blessed na hindi nyo nagamit ang inyong card, di ba? Swerte, tulang nagkasakit. It's a blessing. Kung hindi man, pwede nyo pa rin silang gamitin yearly for your APE. So, kunyari, in a year, wala nagkasakit sa inyo, oh, it's a blessing, di ba? Kung hindi magkasakit. E di gamitin nyo ng family nyo yung pag-EAPP. Magkano rin yan pag ginastusan nyo yan, di ba? Yung physical examinations, yung X-ray, complete CBC, urinalysis, stool analysis, aba, ECG, lahat yan. And pap smear. Napaka-importante ng pap smear, lalo tayo sa ating mga mamshies, di ba? Mahal ang pap smear. At ang pag-pap smear ay 6 months, kada 6 months. So, it's twice a year. So, dun pa lang eh, hindi mo masasabing hindi mo magagamit ang health card. Dito pa lang, gamit na gamit mo na at wala kang talo-talo. Okay? So, meron naman dito, nakalagay yung note for schedule of APE. So, dapat baka 1 year muna kayo ng bayad or depende sa mode of payment. So, bago kayo makapag-avail, lahat naman ito ini-schedule. So, mag-request tayo and then mag-schedule. Okay. So, inpatient services. Halimbawa, yan, na-admit kayo. No? Ito yung pinaka-importante. Ito yung masabi. So, room and board accommodation based on the member's designated plan. So, pag kumuha naman kayo, pagpipilian nyo naman, sa-ask kayo ng inyong health advisor kung magkano maximum limit ang gusto nyo at kung anong room accommodation ang gusto nyo. Meron tayong tiyatawag na wards, semi-private, private, suite, based yun sa room. Yun yung just in case na ma-hospital ka naman. Okay, use of operating room and recovery room, cover yan, professional fees, yan, medical coordinators, medical specialists, lahat yan covered mga mamshies. Medicine and injectable, including prescribed drugs, purchased outside the hospital, lahat yan, blood transfusions, diba? Including human blood prospect. Ako dito sa blood transfusion, luging-lugi ang company. Stockholder. Stockholder ako dito kasi anemic ako. Okay, dressing cast, standard nursing services, inhalation therapy, oxygen, yan, ICU, CCU, diba? Isipin yung mga mamshies sa mga covered kagandahan na kapag may health card ka. Okay, ito naman, sa emergency services, di ba? Halimbawa, binasumakit ang tiyan mo, all of a sudden, walang oras,
the middle of the night or whatever, nasa daan ka, nahilo ka whatsoever, dumiretso ka lang in any emergency room na accredited at ito ang i-covered nila. Okay. So, doctors and hospital services, medicines used for immediate relief, oxygen intervention, fluids, yan, diba? X-ray, lahat po yan. Ipakita nyo lang, halimbawa na emergency kayo, ipapakita nyo lang. Okay? So, dito sa emergency, no, meron din tayong involuntary room upgrade to the next higher category except suite room. If members room and ward category is not available, during emergency admission is covered for the first 24 hours. So, there are cases kasi pag nasa emergency room, no, madaming pasyente minsan, di ba? So, pwede kayong dalhin muna temporary sa ibang room kung may availability except yung suite room. So, napaka-alagang-alaga talaga kayo kapag meron kayong health card. And then, if non-accredited hospital, ValuCare shall reimburse the following based on the limits stated below. No, up to 15,000 per emergency case but not to exceed members' maximum benefit. Halimbawa, talagang na-hospital kayo dun sa hindi siya accredited, no ba? So, pwede kayong mag-reimburse naman kung abunuhan nyo muna and then pag na-okay na lahat is mare-reimburse nyo naman yung inyong nagastos. Up to 15,000 per emergency case. Pero hindi siya lalagpas kung ano yung maximum covered na in-avail. So, 100% of the physician's professional fees based on what if we have cost ValuCare and 80% applicable in the hospital bill. So, coverage on pre-existing conditions. Ito mga mamshes, dito kasi medyo kailangan maging malinaw muna ito. Yung pre-existing conditions. So, ano ba ang pre-existing conditions? An illness or injury is considered to be in existence prior to the effective date of the member of the coverage of any in the following cases. When any professional advice or treatment has been obtained for such illness or injury prior to the said effective date of coverage, such illness or injury is evident to the member before the effective date or his her membership, the natural history of such illness or injury can be clinically determined to have started prior. So, ganito to mga moms. Ano yung pre-existing? Ito yung sakit mo. May sakit na kayo bago ka nag-avail ng card. So, but actually naman, pag nagpa-consult kayo, tinitingnan naman yan ng doctor if that is pre-existing or not. Diba? Kung meron naman silang mga category kung magfo-fall doon. Pag pre-existing siya, meaning to say, kumuha kayo ng card na may sakit na. So, nalalaman din yon. So, hindi siya muna mako-covered. Ito ah, hindi muna siya mako-covered. Okay? Kasi meron tayong ditong agreement. Diba? Okay. Dito sa agreement, sa ValuCare shall cover pre-existing conditions only after the 12 months of membership as exclusion provided below. So, kapag first year pa lang kayo mga mamshes, yung mga may pre-existing illness, hindi mo na mako-covered within 1 year. So, don't be a problem about this kasi hindi lang naman yung sakit mo ang or pre, yung talagang meron kang sakit ang talagang inaano natin kaya tayo kumuha ng health card. Hindi natin masabi yung lahat ng sakit, di ba? Actually, itong card, mga mamshes, ang kagandahan nito is per illness ang basihan natin dito, mga mamshes. Kung kunwari ikaw, may sakit kang isang particular na sakit, hindi lang naman yun yung cover din, hindi lang naman yun laman ng card. Halimbawa, ang kinuha niyo is 100,000 ang maximum cover ng card nyo per year. Isipin nyo, yung 100,000 na yan is per illness, mga mamshes. Hindi siya 100,000 lahat ng sakit nandoon at pag naubos wala na. No, it's per illness. Kaya ganoon ang kagandahan. So, yung iba nandidi-discourage kumuha, ay, pre-existing, hindi pala covered for 1 year. Hindi lang naman yun ang pwedeng
kantamaan ng sakit if ever eh, 'di ba? Kahit accident, nasa labas ka, naglalakad ka lang, bigla may nabundol sa iyo, o 'di ba, na hospital ka, may dapat ipagamot sa iyo, emergency cover 'yon. 'Di ba? O halimbawa, ito yung maganda example, halimbawa, knock on wood naman, oh, this week, diba, na dengue ka, na dengue, o oh, 1 week yun, tapos covered yun, kung 100,000 yun, kung 10,000 lang nagamit mo sa particular sa dengue, so may 90,000 ka pa, para lang sa dengue, ha, sa dengue, and then within a year, tapos the other week, nagkasakit ka iba naman, pneumonia naman, another 100,000 for pneumonia. So, hindi siya na 100,000 siya per illness, mga mamshies. So, ganun ang kaginhawaan pag meron ka talagang health card. Okay, ika-second year naman, mga mamshies, is 50% of your maximum benefit limit. So, 50% na pre-existing mo. Halimbawa, meron ka ng sakit particular nun, kung ano man sakit yun, yung pre-existing. Ika second year mo, kalahati ng covered na if ever man ma-admit ka or whatsoever. Ika third year mo, 100% lahat na kung ano man ng sakit meron ka is per illness per. However, for killed and gallstone medical cases, coverage shall be up to 75% of your aggregate limit. No coverage for dreaded disease and condition except for cases acquired during the effectivity of membership. Okay? And then fourth and succeeding years, covered 100% for illness for all medical cases. Kaya the more na talagang tumatagal kang member, magamit naman o hindi, gumaganda naman ang mga benefits. Okay? So, dito, hindi ko naisa-isahin dito mga mamshies yung mga pre-existing. Ha? Meron namang print ads or booklet na ibibigay sa inyo para malaman kung ano yung mga pre-existing. Yan, madami-dami siya. So, ito, yung medical modalities and procedures. Ito yung mga covered mga mamshies. 24-hour motor monitoring. Ayan. Duty echo. Covered. Subject to. MBL. Yan, yan. Hindi ko dahil sa isahin to, ha. Meron naman kayo marireceive dito. So, yan yung mga covered niya. Ang daming benefit, di ba? Ang daming covered, o. Halos lahat ng munchies. Hindi naman ako magtatagal dito kung hindi ako satisfied. Kung hindi siya sobrang laking tulong sa aming pamilya. Okay. So, meron din dental program, mga munchies. When you avail, meron naman itatanong ka. Meron din portion sa form kung gusto mong magpa-add-ons yung about sa dental program. Okay. So, sa dental program, ito ang covered. Any number of consultation with accredited dentist. Okay? Treatment of dental-related pain, excluding cost of prescribed medicine, simple oral prophylaxis once a year, simple tooth extraction except surgery for impactions, gum treatment, o, di ba? Lahat yan. Temporary fillings, annual dental examinations, adjustment of dentures, relief and prescription of acute dental pain, emergency, isipin nyo yan. Gusto nyo non-stop or unlimited bunot. O, di ba? Ubusin yung ngipin yung pabunot nyo. Libre yan, walang bayad. Magkano ba ngayon ang pabunot sa labas? Di ba? Depende pa sa clinic. Sa mga mall, di ba, magaganda ang mga clinic sa mall kung gusto medyo social na accredited sila doon. Hanapin nyo lang yung talagang nakano na, value care accredited. Okay, so above dental service can be availed with prior appointment with the accredited dentist. Medicine prescribed by the dentist are not covered and for the account of the member. Okay, yung mga gamot natural naman, hindi naman kasama yung mga mamshies, di ba? Yung services lang at yung consultation ang covered. Pero kung ano man yung pinareseta sa inyo, hindi na-covered yun, sagutin na yun. Okay. So, pag pupunta kayo dito, tatawag muna kayo dun sa accredited clinic. Kung accredited sila ng value care, then magpapareschedule kayo. Huwag muna kayo pupunta agad kasi per schedule ang sa dental. Okay, meron din tayong financial assistance, mga mamshies, schedule of benefits, yan.
Group of yearly renewable term life insurance basic life 25,000. Accidental death and disbursement benefit 25. Loss of life 100% of the insurance amount. Yeah, loss of entire sight. Ayan. So meron din siyang financial assistance, mga mamshes. Okay. Ang value plus future motor vehicle accident covered up to MBL but subject to prior evaluations, police report, and deed of subrogation are required. Halimbawa sa mga motor accident, di ba? Siyempre naman kahit naman sa ang insurance, i-evaluate pa rin nila, baka naman lasing ka, kaya ka na-accidente. Of course, naman i-cover yun, di ba? Kailangan talagang accident, purely accident, na wala kang kasalanan. Ambulance services, if required, expense can be reimbursed up to maximum of 1,000 pesos per admission. So, pwede ka rin makapag-reimburse na up to 1,000 pag in case na emergency yung ambulance. Yung PALS, personalized access to laboratory services. Pwede rin tong members who are required to undergo simple laboratory tests can have procedures at home. So, sa mga talagang kailangan na sa bahay lang gawin ang laboratory, pwede, no? Itatawag lang natin, i-ano lang natin for appointment. O, diba? Ang galing, diba? Ang galing ng mga benefit, mga mamshes. At ito, ang importante sa lahat. Of course, yung membership fees. Actually, mura pa rin tayo, eh. Meron, you have to do choices. Now, merong standard HMO. Ito yung network access. Kung gusto nyo network access sa mga top hospital natin, like yan, St. Luke's, yung mga Cardinal Medical Clinic, yung mga Asian Clinic, yung mga ganyan, yung mga talagang mamahaling mga clinic. Ito yung membership fee. So, ito yan, mga mamshes. Ito yung maximum benefit limit, 100, 90, 80, 70, 60 per illness. So, kung pupuli nyo ward, may annuals. Ito ang mga mode of payment lang natin, mga mamshes. Wala tayong monthly. Annual, semi, and quarterly. So, bibigyan din kayo. Depende sa age, 90 years old, below 40. Ito, of course, the more na mas bata, the more mas mura. Yeah. Enrollees, 41 to 50, nagkakaiba ng fees. Mas mura naman kung network access without. Halimbawa, hindi palayan naman kayo sa St. Luke's, ganyan. Sa mga hospital nito, di ba? Dito ka, medyo mas cheaper. Yan. 2488, yan. Ward, semi-private. Dito mga mamshes, ito yon halimbawa, kaya dito nagbabasihan, halimbawa, syempre pag na-hospital ka, hindi mo naman masabi, gusto mo ba sa ward ka, di ba? Syempre gusto mo naman kahit papano, medyo talagang komportable ka rin. Pag, hindi mo masabi kasi pag na-hospital ka eh, di ba? So meron tayong semi-private, regular private, large private, and suite. Ayan. So ito yung mga fees. So, meron tayong one-time processing fee. One-time lang to. So, on top of this, halimbawa nag-avail kayo, may napili na kayo to sa membership fees, meron tayong one-time na 250 per enrollee kapag individual ang inyong kinuha. For family account naman, parent, children, and siblings, processing fee one-time for the principal 250 at tigo 150 na lang yung dependent. Yeah. So, ito may mga notes, di ba? All plans that have access to Asian members enrolled to semi-private. Okay. The same shall apply for confinement. Application must be PhilHealth member. Okay. So, ito yung mga requirements lang. Napakadali lang. Submit lang ng photocopy of your any valid ID with accomplished application form. Ganun lang kadali and then wait for siguro mga 1 week probably. Na meron na kayong result kung na-approve kayo and then magbabayad lang. Ngayon naman, ang bayaran naman is through direkta na sa account ng Value Care, no? BDO or PNB. And then, i-screenshot nyo lang yung inyong proof of payment
then that's it. Magwo-wait lang kayo ng mga ilang days. Actually, kahit wala pa yung card, no need to wait for the card. Mag-request lang kayo, halimbawa, for emergency, kailangan nyo lang gamitin, wala pa yung card for delivery bank card. Just email, no, or talk to your health advisor para kukunin niya yung inyong ID card number. No? So, halimbawa, ibibigay niya yon just in case na kailangan yung mapunta emergency o magpa-check up na wala pa yung card na hawak mo, ipakita nyo lang yon, then dire-diretso na rin yung proseso. Okay, so lastly, yung exclusions and limitations. So, I will not read everything. Medyo mahaba siya, pero meron naman tayong marireceive na booklet. Dito to lahat. So, guys, again, thank you for listening and watching in this video. So, I hope na kahit pa paano ay naka-explain ko, no, when it comes sa health card portion. And, sabi ko nga from the start, napakalaking bagay ang mayroon nito bawat pamilya. Hindi lang dahil sa talagang makakamenos tayo when it comes to emergency, kundi hindi natin matatawaran yung peace of mind. Alam mo yun, napakalaking bagay. Peace of mind na talaga tayo na hindi natin masabi kahit gano'n natin kaingat yung mga anak natin, yung mga lang nadidisgrasya, kahit mga lang madapa or something. Talagang yung nervyos natin, di ba? Na, or there are times, mula tayong perang hawak, kasi tinitiis natin yung sakit, kasi takot tayong magpakonsulta, kasi magkano, mahal. Yung mga yun is nagkakadagdag ng stress sa ating buhay. So, kailangan, ito naman, imadit na portion lang naman. Kung tayo nga ay nakakakain sa labas, nakakagala, nakakabili ng kung ano-ano yung gamit na hindi naman importante, bakit hindi ito unahin? Okay? So, napakahalaga nito or kailan ba tayo kikilos kung kailan talagang nagkaroon na ng emergency. Yun lang ba natin marirealize na, oo nga, dapat nga talaga makakuha na ako noon. And at the same time, syempre pag once na mga kumuha naman kayo, is i-continue nyo. Hindi porket nung isang taon hindi ko naman nagamit, huwag ganun. Pag sakali ninyo nagamit, si thank God. Diba? Hindi nyo matatawaran yung peace of mind na meron ka anytime. Dahil na, advice ko sa mga momshies na meron pang maliliit, no, na babies, na 1 to 7 years old, alam niyo naman na kapag between that age, yan yung mga prone to sakit pa talaga, yung mga viral, mga viruses, di ba? Hindi mo masabi, or yung likot nila, nauntog, nabukulan, or biglang nilagnat dahil may patubo pa ng chickenpox or whatsoever, mga measles. Lahat yan, di ba? So, pag nagkaroon kayo ng ganyan, dalhin nyo agad sa doctor, sa pedya nila, or sa emergency kung kinakailangan. So, ngayon, lalo na ngayon, ang sa atin, eh, kapag ang bata, o kahit tayo, nilagnat ng, o yun na nga paaburin, dati 3 days lang, pag nilagnat, saka ka magpadoktor, ngayon 2 days pa lang. And at the same time pala, mga mom, she's covered din tayo dito sa COVID. Ever man na, positive or kailangan magpa-check up, covered tayo dito sa pandemic na kinahaharap natin. So, walang dapat ikabahala kapag may health care ng bawat pamilya. At saka isa nga, di ba, health is wealth. Aanhin mo yung laki ng pera mo sa bangko. Kung isa naman sa inyo ay magkasakit, kulang pa yan pang-hospital, I'm telling you. So, just be wise. Ito to sa mga paraan na kung kailangan natin mag-ipon, eh, kailangan din natin mag-ipon or magkaroon ng portion pagdating naman dito sa health care or sa health benefit. Okay, guys. Thank you again and hope you like my videos. So, don't forget to hit subscribe again and ring the notification bell. Para again, ma-update ko kayo sa mga next kong mga videos. So, God bless everyone and thank you.